Hi everyone! Dahil nga sa bahay lang kami, yan, nagkukulitan lang kaming dalawa. Habang naglalaro si Patrick, pinigyan ko nga siya ng grapes para naman may prutas ang katawan niya. Katapos niyang maglaro, sinukat niya yung damit na dinala ko. Tinahi ko din yan. Sakto lang talaga sa kanya. Bago nga kami matulog, pinatry ko sa kanya yung filter. Naku, kamukhang kamukha talaga siya ng nanay niya noong kabataan pa. Nakita akong picture ng nanay niya, ganyan ang mukha. Pangalawa naman, hindi ko alam kung sino yan. Natatawa na lang talaga ako. Gising ko nga, tulog na tulog pa siya. Tingnan nyo naman, ang gwapo pa din. Kaya maya nga, nag-skincare na naman kami. Ako pala nilagay ang mask, may nilagay pala akong mainit na towel para mag-open ang pores niya. After 20 minutes nga, ay tinanggal ko na at ito naman yung nilagay ko, yung towel mask. Pagkatapos nga ng 15 minutes, tinanggal ko yun at nilagyan ko na agad ng cream. Dahil nga minsan nung nag-send siya sa akin ng video at may nagsabi na parang may eye bags sa si Patrick or black ay sa ilalim ng mata, wala naman, against the light lang siguro yun pag nagvi-video siya. Last ko pala na nilagay sa mukha niya is serum, galing pala yan sa DM, kung siguro sa atin dito pangalan Watson, sa kanila DM. Natapos nga niyan at nag-rest na siya at yan, finish na. After work nga ay naglalaro na naman siya. At yan, dinalhan ko na naman siya ng grapes. Sabi daw niya ayaw, sabi ko naman kainin mo yan para naman may sustansya ka sa katawan, puro karne na lang kinain mo. Di, naghiwa pala ako ng limon tapos pinainom ka din sa kanya. Maya maya naman, binigyan ko din siya ng apple kasi hindi talaga siya kumakain ng gulay. Sa prutas naman, apple at grapes lang talagang kinakain niya. Tapos naghiwa nga ako ulit ng dalawa, isa-isa kami. Tapos yun, binigay ko ulit sa kanya. Kinabukasan nga, maaga akong nagising dahil sa work si Patrick, ako naman ay pumunta sa store para bumili ng mga kailangan ko. Gusto kong magluto ng adobo. Lalakad lang ako kasi malapit lang din naman. Hindi na ako nag-video sa loob, baka magka-problema next time na lang. At binilhan ko si Patrick ng coffee na favorite niya. Ito pala yung kanin na nabili ko, Billy Pork. Dahil ayaw ni Patrick ng bawang at saka Bombay, ano ba yun sa ano, onion, onion na lang kasi hindi ko naman alam yung Tagalog day. Ito na lang yung mga seasoning na ilalagay ko after maluto ng karni. Hindi ko talaga siya nilagyan ng kahit na anong vegetables kasi ayaw nga niya day. Hinihintay ko lang na lumapot siya. Hinahalo-halo ko lang ng konti kasi mabilis lang naman siyang maluto. Tapos nga niyan, tinikman ko muna. Tapos sabi ko, okay naman yung lasa, so kumuha ako ng konti, tapos dinala ko doon kay Patrick, pinatikman ko sa kanya. Yung reaction niya is ganyan, kasi akala niya nilagyan ko ng ahos, o tsaka onion, hindi naman. Tapos natawa nga ako kasi biniro ko siya, tapos yun, parang kakain siya o hindi, parang ganun. Sabi ko naman sa kanya, wala naman talaga akong nilagay kasi alam ko naman ayaw mo. So dahil nga tapos na, yan, kakain na kami guys. At sobrang happy ng person kasi masarap daw. Pagkatapos namin kumain, nag-dessert muna kami. Pagkatapos nga namin mag-dessert, nag-decide ako na putulan na yung buhok niya kasi mataas na ang buhok niya. Sabi ko, ako na lang magugupit sa'yo. Buti naman at pumayag siya. May live nga ako dito eh, kaso nawala siguro. At ito na siya, wow, sana all, marunong magupit. Dahil naglalaro nga siya, nagtimpla ako ng tea para sa kanya kasi malamig ang panahon. Kinabukasan nga, nag-decide kami na pupunta ng gym. Binilan pala ako ni Patrick ng yung clip sa sasakyan para pag mag-video ako, ilalagay ko lang doon. Pagkatapos nga namin mag-parking, naglakad na lang kami papasok ng gym. At ito naman ako, nag-video lang. Twice a week pala kami pumupunta dito. Dahil 3 months ako, yung binayarin ni Patrick is 120 euro. Pag uwi namin sa bahay, nilinis ko na naman yung kuko ko. Yung ring pala na suot ko dyan is promise ring pa. Mabuti ng taga at nagdala ako ng mga gamit para sa kuko ko. Pagkahapon nga, pupunta kami doon para magpa-car wash. Pag magpa-car wash ka pala dito is nasa loob ka lang. Tapos wala kang gagawin sa loob, nakapatay ang makina ng sasakyan mo. Yung machine na nila yung magpapasok ng sasakyan mo. Una pala nilang ginawa is may maraming tubig muna. As iniliguan talaga lahat.
Tapos, sumunod naman yung sabon. Ito naman, para siyang ano, lugoday. Iwag ko kung ano ba yan. Tapos, pagkatapos nitong pula, binanlawa na naman siya. At yung pang last is yung pang dry na. Ito na muna, itutuloy ko din bukas. Maraming salamat sa panonood. God bless you always.